Ciao guys. So ang ketawa. Today's video, susubukan namin yung bani ng saging na kinikrispy ginawang chicharon. It was an Indonesian chicharon, guys. So, kukuha kami ng bani ng saging doon. Tapos susubukan natin yung gagawin natin chicharon! Let's go! Jacket na. Another. Anong adik sa email, guys? So, why signal? Recipe na to, guys, hindi pa to siya na-introduce dito sa Philippines na as in, naka-MJS, baka kami pa. sikat, pero sikat to sa ano, guys, Indonesia na mga street foods, merong mga ganitong chicharon. Chicharon! Okay, naming chicharon, guys, ito pala yung sahog. Sibuyas! Bakit! Tingnan niya, guys. Tapi. Gagamitin natin, guys. Hindi mo nag yung gagawin natin, guys, gagawa tayo ng mga bricks ng bani ng saging. Tapos, kukunin natin yung ganitong layer na, ganito kanipis. Para na siyang bandage, guys. Ayan. Okay, ganaan na, Miki. Ngit-ngit man to. So, ganito, paggawa. Ito po, bricks, pag-slice. Ayan, meron na tayong ganito kanipis. Claro. So, meron na tayong tatlo. So, ito lang gagawin natin hanggang sa dadami. Sobrang init. So, ano, meron tong mga different sizes depende sa gusto mo. So, try natin to gawing chicharon. So, hahanap tayo ng mga seasoning for this. Crispy mix ba? Or lagyan natin siya ng chili powder or cheese powder. So, meron tayong cheese powder doon. So, marami talaga magagamit, guys, yung puno ng saging. Lalo na pag
ulam-ulam at saka banana blossom. So gagawin natin tong crispy. Pagkatapos nito guys, para siyang shrimp pag prinito na sa show. So ang process nito is kukunin lang natin yung stock, pinaka-stock niya, lapit bulbi. Kukunin natin tong parang posporo, ayan. Isa-isa kukunin natin to kasi ano to eh. Iba yung lasa niya. So ito na yung maiwan. Ayan. Kunin natin to. Ay, hindi pala. Parang siyang ano, prawn. Ayan. Nahanapan lang natin yung mga porong, yung mga matchstick niya. Tapos kukunin natin. So, ito na yun. Tapos na. So, nakuna na natin ng mga yung parang posporo. Then, after this, pipritohin na natin. So, So, before natin to siya i-crispy guys, pakuluan natin siya mga 3 to 4 minutes para matanggal yung mga enzyme na iba yung lasa. So, pakuluan natin siya 3 to 4 minutes. Then, after that, dry natin siya ng mga 1 minute guys para matutulo yung mga tubig niya galing from boiling water. From boil niya. So, kunin natin up. Isiset dry muna natin siya for 1 to 2 minutes. Yan. Then, after that, let's go cooking! Cook na natin siya. So, let's cook it. Go! So, eto na siya, guys. Yo! Yung pakita nga naman. Ulay ang buli. Ingon kayo, basing nendot kanya. So, pwede siya gawing ulam. Kahit anong gusto mo. Alak! Tingnan nyo ang lutuan nila guys, ang galing. Hangin-hangin. Blower, hangin-hangin na siya. Ito yung blower guys, di mo klaro. Ito yung blower. Tapos dito, sinak-sinak. Guys, kailangan ganito ang kulay para crispy. Oh my God! Wow! Available ba? No, di lang doon. Anong may ganit? Bukal pa sa lalong. Ang napasok ko yung... So, ito na yung naluto, guys. Yan. Aray ko, ang init. Yung banana blossoms char. Tapos. Ayun na, 30. Crispy. Eat. So crispy. Sarap. May kanak. Li. Uminom muna akong tubig. Sarap. Yeah. Yes. Guys, kain na na. Hindi namin gusto ito ginagawa namin sa iyo. Pero kinakailangan kayo para sa kaligtasan namin. Puso ng saging. Paglabas mo sa puro saging. Puro saging.